Rolex, isa sa pinakamahal na brand sa mundo. Ang halaga niya ngayon ay humigit kumulang 8 bilyong dolyares. Ang kasaysayan nito ay nagsimula isang siglo na ang nakakaraan, na nagsimula sa isang ulilang bata na kung saan ang kanyang mga mana ay kinuha sa kanya. Ang meron lang siya sa mga panahon na yun ay determinasyon na harapin ang mga pagsubok. Umalis siya sa kanyang sariling bayan at lumipat sa ibang bansa. Pagkalipas ng ilang taong pagtatrabahong walang pag-unlad, nag-decide siyang sundan ang kanyang passion, ang paggawa ng mga relo na siyang dahilan upang maging pioneer sa paggawa ng mga modernong wristwatch. Binago niya ang buong industriya at gumawa ng multi-billion dollar empire. Kabagis, ito ang kwento ni Hans Wildorf, ang founder visionary ng kumpanyang Rolex. Si Hans Wildorf ay ipinanganak sa Kulmbach, Germany noong March 22 of 1881 sa kanyang mga magulang na si Anna at John Daniel Wilsdorf, pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo na nagmula pa sa kanilang lolo, ang pagbebenta ng mga bakal. Sa hindi inaasahan, ang kanyang ina ay namatay noong 1892 dahil sa karamdamang biglang dumapo dito, at sa sumunod na taon, sumunod din ang kanyang ama. Sa edad na 12, inilagay sa bahay ampunan si Hans, at sa sumunod na taon, ibinenta ng lalaking kapatid ng kanyang ina ang kanilang family business. At ang ilang bahagi nito ay ginamit ng tatlong magkakapatid upang mag-aral sa isang kilalang boarding school. At ito ang Ernestinum College sa Bavaria, Germany. Isang araw lumaya si Hans sa boarding school sa Germany at pumunta ng Geneva, Switzerland. Sa edad na 19, nagkaroon siya ng trabaho bilang utusan sa isang international fur exporting company, at kanyang napansin na ang kumpanya ay hindi ganun kalakas ang production nito. Subalit napakalaki ng kita, kung kaya't kanyang pinag-aralan ang taktika ng kumpanya. Isang araw may dumating na sulat si Hans galing sa isang kaibigang nag-aalok ng trabaho sa kumpanya ng Kuhne-Corten. Ang Kuhne-Corten ay isa sa pinakamalaking kumpanya na gumagawa ng mga dekalidad na relo sa mga panahon na yun, at nage-export ng milyones na halaga ng pocket watches kada taon. Kung kaya't pumunta siya dito at tinanggap ang trabahong inaalok, siya ay natanggap bilang maging English correspondent at clerk. Salamat sa kanyang kakayahang magsalita at magsulat ng English na kanyang natutunan sa Ernestinum College, na may sweldong 80 Swiss francs kada buwan. Trabaho niya rin ang taga-check kung ang mga relong nagawa ay walang depekto, kung kaya't nagkaroon siya ng malaking kaalaman sa lahat ng klase ng relo na kanilang napoproduce. Subalit ang pag-stay niya doon ay maiksi lamang, bumalik siya sa bansang Germany para lumahok sa army. Pagkatapos ng 2 taong serbisyo sa army, pumunta siya sa London, England para magtrabaho ulit sa isang kumpanyang gumagawa ng mga dekalidad na relo. Doon nagkaroon siya ng mas malaking gampanin ang pagpapataas ng benta ng kumpanya. Sa pag-stay niya ng 2 taon sa kumpanya, matagumpay na napalago nito ang benta at nakahanap ng mas maraming clients. Sa mga panahon na yun, nagbabalak na siyang magtayo ng sariling kumpanyang gumagawa ng relo. Dahil halos kabisado na nito ang lahat ng sistema ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Sa mga panahon na yun, kanya na rin nakilala ang kanyang magiging future wife, si Florence Frances May Crotty, at hindi naglaon nagpakasal ang mga ito. Isang araw, kasama ni Wilsdorf ang kanyang bayaw na si Alfred James Davis. Pinagkukwentuhan nila ang kanilang mga buhay at plano sa hinaharap. Sinabi ni Hans na pakiramdam niya na may sapat na siyang kaalaman para magtayo ng sariling kumpanya ng mga relo, at kulang na lang siya ng kapital. Nakita ni Davis ang gigil sa mga mata ni Hans, kung kaya't sinabi nitong tutulungan niya ito sa gagamiting kapital, at dito na nga ipinanganak ang Hans and Davis Limited noong 1905. Kahit na si Hans ay sobrang bihasa na sa larangan ng mga relo, subalit meron siyang isang kahinaan, at ito ang paggawa ng pocket watches na siyang uso sa mga panahon na yun na ginagamit ng mga kalalakihan, at ang mga wristwatches ay mga kababaihan lamang ang gumagamit. Kung kaya't sinubukan niyang gumawa ng mga wristwatches na panglalaki na mas malalaki, at umaasa na sa mga susunod na mga panahon, ang wristwatches ay ang susunod na magiging uso, mapalalaki man o babae.
Ginugol niya ang kanyang panahon sa sumunod na mga taon sa paglalakbay sa mga bansa sa Europa upang makipagkita sa mga watchmaker para mag-share at makakuha pa ng mga kaalaman patungkol sa paggawa ng mga dekalidad ng mga relo para sa mga lalaki at babae. At sa mga panahon na yun, nagsimula na siyang mag-produce ng mga wristwatches. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimula na siyang makakuha ng atensyon. At pagdating ng taong 1908, ang kanyang kumpanya na ang pinakatanyag at pinakamalaki na industriya ng relo sa bansang England. Sa pagkakataong ito, nais nang palitan ni Hans ang pangalan ng kanyang kumpanya sa pangalang Malakas ang Dating, catchy at madaling bigkasin kahit na anong wika ang gamit. At dito na nga isinilang ang Rolex at pagkalipas ng ilang araw ay kanyang inirehistro ito bilang trademarks para sa Wildorf's and Davis Limited noong 1908. Sa mga sumunod na taon, nakilala ang Rolex sa mga wristwatches na may matataas na kalidad at ang mga mayayaman noon ay nagsimula na rin gamitin ito. Subalit pagputok ng unang digmaang pangdaigdig noong July 27, 1914, maraming negosyo ang nahirapan. Kasama na dito ang industriya ng relo at marami ang nagsara. Subalit hindi kasama dun ang Rolex. Tama ang pagkakarinig mo kabagis, ang unang digmaang pangdaigdig ay hindi naapektuhan ang negosyo ng Rolex. At lalo pa nga itong naging kilala dahil sa maaasahan nitong dekalidad ng mga relo. Maraming mga sundalo ang binigyan ng Rolex wristwatch instead of pocket watches dahil mas madali at mas safe gamitin ito at mas nagagawa nila ng mas maayos ang kanilang mga gampanin dahil sa mas tumpak ang oras ng Rolex. Mula noon hindi na mapigilan ang paglaki ng Rolex noong 1914. Para mas tumaas ang kredibilidad ng Rolex sa mga customers, tinarget nilang makuha ang kauna-unahang wristwatch chronometer rating mula sa Switzerland, kasunod ng Class A Certificate of Precision mula sa London's Kew Observatory. Resulta mas pinagkatiwalaan ng mga tao ang brand para bilhin. Pero hindi naman laging maganda ang nangyayari sa Rolex. Noong 1914 pa rin, ang British government ay nagpataw ng 33% na tax sa lahat ng kumpanyang nakarehistro sa Great Britain. Malaking concern ito kay Hans kung kaya't inilipat niya ang kanyang headquarter mula England papuntang Bian, Switzerland, para makaiwas sa malaking tax liability. Taong 1926, nirelease nito ang kanyang bagong modelo na nagpabago ng matindi sa industriya ng relo, ang Rolex Oyster, ang kauna-unahang waterproof wristwatch sa kasaysayan. Ang modelong ito ay revolutionary invention at siguradong maraming tao ang magkaka-interes dito. Subalit kailangan niyang mag-antay ng perpektong pagkakataon para ipakilala sa mundo sa paraang makakakuha na matinding atensyon. Taong 1927, narinig ni Hans ang tungkol sa babaeng mula sa London na si Mercedes Glatzey na nag-claim na nilangoy na nito ang English Channel na may layong 20 miles na naghihiwalay sa bansang England at France. Hindi naniniwala ang mga tao sa kanya kung kaya't ginawa niya ulit ito sa harap ng libo-libong katao at kahit na mas malamig ang tubig sa mga panahon na yon. Nakita itong oportunidad ni Hans at kanyang hinikayat na isuot nito ang Rolex Oyster Watch sa kanyang leeg. Pagkatapos ng 10 oras na paglangoy, siya ay nirescue sa tubig dahil hindi na niya kinaya. Nalangoy niya ang 4-5 or 80% sa kanyang target destination lamang dahil sa lamig ng tubig. Ang challenge ay hindi tagumpay na nagawa, subalit ang Rolex Oyster Watch ay nanatiling perpekto ang kondisyon nito. At ang mga tao ay sobrang namangha sa relo at si Hans ay ginatungan ang publicity sa pamamagitan ng paglalagay ng ads sa London Daily Mail na konektado sa pangyayari. Dito nagsimulang sumikat ang Rolex sa buong mundo at para lalong tumaas ang gigil ng mga customers ay sinimulan ni Hans ang isa pang marketing strategy, ang ilagay ang Rolex Oyster sa loob ng isang fishbowl na may totoong isda sa loob na lumalangoy sa lahat ng Rolex shop para makita ng mga taong pumapasok sa tindahan. Ang genius na estratehiyang ito ang siyang humuli sa pulso ng mga customers na bilhin ang mga relo ng Rolex. Mula noon ginamit ng palagian ni Hans ang mga magazine para i-advertise ang Rolex at noong 1928, kinuha niya ang isang top model ng British noong mga panahon na yun, si Evelyn Leigh, para i-promote ang kanyang mga relo. At madalas nang nakikita sa magazine na suot nito ang Rolex Oyster na nakalublob sa isang fishbowl. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinahangan ng Rolex ang mga customers at noong 1931, inirelease nito ang kanyang bagong modelo, ang Rolex Oyster Perpetual,
Ito ang kauna-unahang waterproof at self-winding wristwatch. Ang mga dating modelong relo ng Rolex ay great achievement na ng kumpanya. Subalit ang problema, kailangan buksan pa ang relo para maitama ang oras. At sobrang hirap gawin ito dahil sa mahigpit ang pagkakagawan mga ito. Mula 1934 hanggang 1940, nag-produce si Hans mga dekalidad ng mga wristwatches sa labas ng kanyang Rolex firm sa ilalim ng kanyang mismong pangalan. Subalit itinigil niya ito dahil sa galit ng mga tao mula sa mga bansang France, United Kingdom at United States sa bansang Germany. Sa dami ng tagumpay ni Hans, minsan nahihirapan pa rin siya na harapin ang competition sa merkado at kailangan niyang doblehin ang kanyang effort para di bumagsak ang kanyang kumpanya dahil sa kanyang German name na Hans Wildorf. Nang pumutok ang World War II, sobrang nahirapan ang Rolex. Sobrang hirap at mahal ang mag-export sa labas ng Switzerland na may malaking market. Dito sobrang na-prostrate si Hans, dumagdag pa sa kanyang kasawian ang kamatayan ng kanyang asawa noong 1944. At para gunitain ang kanyang asawa, itinatag nito ang Wilsdorf Foundation, isang charity na tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. At bago dumating ang kamatayan ni Hans, kanyang itrinansfer ang buong pagmamay-ari niya sa Rolex sa Wilsdorf Foundation, na hanggang ngayon ang foundation pa rin ang buong may-ari at may control sa Rolex Company. Dahilan kaya hindi pwedeng ibenta ang Rolex ownership sa publiko at hindi rin nagbabayad ng buwis dahil nga ito'y isang charity. Nang matapos ang World War II, nagsimulang pumailang lang ang mga tagumpay ng Rolex. Katunayan nito, noong 1945 lamang ay nakabenta ito ng 50,000 unit ng Certified Rolex Chronometer. Taong 1947 naman, nang ma-hit nito ang kanilang 100,000 unit na Certified Rolex Chronometer na naibenta. Nadoble nila ang kanilang benta sa nakalipas na dekada sa isang taon lamang. Ang tagumpay sa benta na ito ay dahil binakapan ito ng bago nilang modelo noong 1945 at ito ang Rolex Datejust, ang una sa kasaysayan na waterproof self-winding wristwatch na naka-indicate na ang petsa ng buwan sa dial nito. Nasinundan naman ng isa pang revolutionary model, ang Rolex Day-Date, ang unang waterproof self-winding wristwatch. Hindi lamang petsa ng buwan, kasama na rin ang mga araw ng linggo ang makikita sa dial nito. Namatay si Hans Wildorf noong 1960. Sunod ng kanyang kamatayan, ang Rolex ay naging luxury brand. Na tulad sa kasalukuyan na ating alam, ang mga marketing strategy nito ay nakapokus sa mga high society standards. Sa kasalukuyan, ang Rolex pa rin ang nananatiling pinakakilalang wristwatch brand sa mundo. Mula sa ulilang bata na walang-wala, gumawa ito ng sariling paraan sa buhay upang baguhin ang wristwatch industry na siyang alam natin ngayon. At ang legasiya ni Hans Wildorf ay nananatili sa bawat taong gumagamit ng brand ng Rolex. Kabagis, make sure na napindot mo na ang like at subscribe button. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video.